Material Inspection Report. Now I will teach you how to prepare MIR. Now we will go to the area where the material delivered, and we will check if the quantity is right compared to the delivery note. Check natin yung laydown namin. Don't forget to subscribe, hit the bell button, and share na rin. Ito yung aming site, tank farm, tank area. 17 pieces tanks. Pero dito sa area namin, 8 tanks. Total lahat na tanks namin, 17 tanks. So dito dineliver, dito binagsak ang. So ngayon, check natin one by one kung anong nakalagay sa delivery note. Usually nilalagay ko yung number ng each, serial number ng each pipe na deliver. Usually ang consultant kasama ko sa pag-inspect nito, but since wala sila kasi may virus, ipicturan ko na lang para in the future hindi mo makalimutan. Every time na mag-request sila ng material, may reference ka. That's why kailangan, as a inspector, kailangan kang may camera. So hindi na masyado kailangan ngayon kasi each cellphone may camera na. So pipicturean mo yan para i-attach mo itong mga picture sa report mo sa MIR. So balik na ta. Well, yan mga number, spool number, kung carbon steel ito, may heat number, may size, isulat mo yan para for sure in the future may reference ka. So balik na tayo sa office. I-input na natin, na-pass forward tayo para mabilis ang oras, para kasi limited lang ating filming. Ito ang office. Walang tao, takot ang mga lokal sa coronavirus. So kami lang ang nandito. So pasok na natin ang ating mga picture. Pasok natin para ma-print natin, kasi kailangan i-attach natin sa ating MIR report. So usually na-add ko to sa, nilalagay ko to sa Microsoft Word, pwede rin sa Excel. For me, ginagamit ko Word, maka-attach ako ng photos. Input natin ang mga photos para may tools. Isang page, dalawang photos. Kasi pag one photo per page, makapal ang file, makapal ang band paper, malaki ang file. Usually hindi naman talaga required ang photos. Ikaw at ang consultant, kayo ang magtitingin sa area, sa site kung tama ba ang deliver
But since wala sila, picturean mo na lang para hindi ka ma-hassle or ma-delay sa inspection. So, gagawa tayo ng front page, date, ngayon date, tapos usually, kinaka-copy-paste ko lang yun sa mga previous na mga submittal, i-edit mo na lang para mabilis. Ito, ini-input na natin ang kung ano yung nasa delivery note. Usually, ang nasa delivery note, pipe, coupling, Y, and may elbow part ano din. Usually, this is not my scope because welding inspector tayo, pero ito mga GRP ginagawa natin, but since dalawa lang kami dito, no choice, trabahoin mo to all around. Ang trabaho dito all around. Ito ang style namin sa pag-submit ng MIR. I-input mo lang tong material description, anong material description, and then quantities, ilan ang quantities, and then saan dinideliver, deliver here sa dinideliver dito sa Wajaman. Diameter, specify mo yun kung ano daya laki, ilang pieces, total lahat sa delivery note, yun i-input mo dun, and then attach mo yung picture natin na on yung mga number nun as per delivery note. Ito yung material, ilang pieces. Print mo to or for your reference or i-PDF file mo. Usually pinaprint namin ang front page para may compilation ka sa mga MIR. Don't forget to subscribe, click the bell button, and share mo na rin. So now, tapos na ang front page, attach mo yung mga material test certificate ng na-deliver na to. So usually supplier nag-provide nito together with the third party approval and signature, and nandiyan lahat yan. In case na wala o kulang, ay i-email mo lang doon sa head office para humingi ka ng mga requirements na sa submittal ng MIR, usually mga certificate, test certificate, country of origin, mga mechanical testing, mga hydro testing. Usually nandiyan na lahat sa mga papers na submit i-provide nila. So iisa-isahin mo yan, i-check mo kung parehas ng number, check if the same code number, pipe number, description. So next, i-attach natin yung ITP, yung submittal ng supplier
material approval ng supplier, i-attach mo rin yun. Para pag check ng consultant, approve na yung material mo, hindi ma-disapprove. Usually, nasa material, part reports, submittal, makita mo yun. Makita mo yan. Yan mga ITP. Lahat na ito ay required to attach in submitting MIR. If carbon steel to, makita mo yung material test certificate, makita mo yung heat number, makita mo yung manufacturer, third party inspector, nandun naka-attach. Since ito GRP, iba din ang style. Lahat na ito, i-attach mo to sa report mo. So ito, kukonvert natin to ng PDF para in submittal maliit lang na file. Kasi pag hindi siya masyadong malaking file na matagal lang tagal mag-submit, pag malaki ang file, forget to subscribe, click the bell button and share mo na rin, pang-award mo na. So PDF na siya, attach na natin ang mga required na file. So una yung material approval, or pwede rin na yung una mo yung delivery note bago ang material approval. And then ang mga certificate, attach mo yung mga certificate. Ito yung delivery note, tapos yung sa ITP, yung may ITP, attach mo yun. Attach mo to yung ito, yung supplier na certificate, material test certificate. And then, attach mo rin yung picture. Yung picture para no question asking, just check the picture for their convert mo rin yung photo mo ng PDF para maliit ang file, hindi malaki. Medyo matagal dito pagka hindi ka masyado sanay sa computer. But since then, i-attach mo na yung sa email. Send ka na sa email. Send mo to sa document controller para siya ang mag-submit sa documents sa head office. On head office, sa consultant, sa don't forget to subscribe, hit the bell button, and share mo na rin, please. Okay, nandito na lang tayo. Thank you for watching. See you in my next video.